Hello guys. Magandang araw sa inyo. Meron tayo dito ng for repair na ano, microwave oven. Then, ang problem niya is ano? Ayaw mag-function. Ayaw makontrol yung mga keypad niya. Salpa ko lang, pakita ko lang ang issue. Ganyan lang siya guys. Function. Ayan. Kahit mag-set ka ng time. Hey guys, standby lang, i-buksan ko lang. Hello guys, welcome back. Okay na yung ating microwave. Yung unang video, yung unang kanina, nag-malfunction. So ayun yung mag-start. Mag-set ka ng minutes dyan, ayun yung mag-start. Pero may ilaw yung ano. Basta binuksan mo yung door. Una kong ginawa is ano, chinek ko muna yung switch niya dito sa door. Chinek ko sa tester kung may continuity. No. So, meron naman siya. Okay naman. Okay naman yung yan, mga switch ng door. Yan. Dalawa. Pa isa. Okay naman yan. Papunction naman. Tatlo yan. Isa sa dulo. Yun, tatlo. Okay. Okay naman. Sunod na ginawa ko is tinanggal ko tong mga relay na to. May tatlong relay yan eh. May connection din yan sa door. Tatlong relay na yan. So, sinuplayan ko ng ano yan. Binaklas ko. Kaya sinuplayan ko ng 24 volts. Okay din. May continuity din yung ano. Yung out niya. Tatlo. Okay yan. Ang huli kong chinek ito. Itong ribbon na to. Yan. Yung ribbon na yan. Check natin yung ribbon. Pagtanggal natin. Meron ng ano. Madumi na siya. Parang hindi siya nagkoconnect sa yung terminal niya, parang hindi na nagkoconnect siya sa socket. Sobrang dumi. Ayan. Ito yung last kong ginawa. Nung nalinis ko na yan. Nalinis ko na yung carbon niya. May carbon niya na yung pinaka-printed niya na carbon eh. Nalinis na natin ng konti kasi baka mamaya matanggal yung carbon niya. So, hindi siya magkoconnect. So, nilinis na natin ng konti. After na malinis natin, pinix natin, then tinis ko. Yun, oh, nag-okay na siya. I-on ko lang para makita natin na ano. Para papakita ko lang sa inyo na okay na. Salpak lang natin mga sir. Paklo natin. So, yan. Yan na. Sabihin yan, normal na siya. Normal yan. Wala pa nakaset. Kasi nung doon sa unang start ng video natin na, may nakaset na kagad yan na zero. Sabihin, dapat wala pa yon. So, yan. Ayan yung normal niya. Ayan normal niya. Dapat ganyan lang ang display niya.
Yun. So, try natin ano. Try natin mag-set mga 1 minute. Set tayo ng 1 minute. Yun. Yun. 1 minute. Okay na yun mga bro. So, mag-try tayo ng ano, ng magsalang tayo kahit tubig lang. Hindi natin kung iinit. So, standby ko lang sir. Mga bro, standby lang. Oh, welcome back mga sir. Ayun, kumuha tayo na dito. Salangan natin siya ng tubig. Ayan. Try natin kung okay na talaga. Kung iinit. Ayan pala, wala nga pala yung plate. Hindi din nalo nung may-ari eh. Oh, pwede naman yan. Dito lang natin sa center. Ayan. Ayan. So, set natin siya ng ano, 1 minute. 1 minute then start natin. Yan mga sir, okay na siguro yan. Tingnan natin kung uminit. Yan ka lang ating minuto. Ayun. Okay na. Init na siya. Okay na mga sir, mainit na. Sabihin, okay na yung ating microwave. Yun. Take up ko lang. So, ang issue nito is nagmamalfunction yung ano, yung keyboard, yung keypad. May nagre-response naman. May response naman niya, kaya lang ayaw niya mag-start. No. Tsaka, unang salpak mo dyan, may zero. Sabihin, hindi talaga normal. Kaya nag-decide tayo na ano, buksan. So yun, na-check natin. Ang problem lang pala is ano, yung ribbon. Yung ribbon ng keypad. Yung carbon niya. So yung marami na. Yun, hindi siya nagko-contact sa terminal. So, after natin malinis, nag-normal na siya. Ayun. Okay na mga boss, maraming salamat. Huwag niyo po sanang kalimutan ano, mag-subscribe po sa channel ko para sa mga video ina-upload ko. Pa-click na din po ng bell button para ano, para updated kayo sa mga video i-upload ko. So maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Sana makatulong tong video na to.